Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today, we are going to breakdown yung latest upload ko, which is yung anime intro or AI anime or B-roll to AI anime. So, una sa lahat, Martians, nahihirapan ako sa B-roll sequence na to dahil may napili na akong kanta. At yung napili kong kanta is yung kanta from, I think, Ghost Fighter, which is para sa akin super napakaganda ng dating. Ngayon, dito tayo sa ating timeline at i-breakdown ko sa inyo shot by shot kung paano siya nangyari. And siguro, slight details kung paano ko to inorganize. And yun, onting feels. So, let's get to it. First single frame. So, yung first frame nga is actually just a photo of the Tokyo Tower nung pagdating namin. Now, this is the first sequence. May kita ninyo na may glitch intro, which is napansin kong common sa mga anime intros. So ngayon, from plain photo na ibon, and then yung intro na sa kasalukuyan. Yan, full screen natin para fair. Next frame, yan. Ang, yung nakikita nyo mga Japanese na text, ang ibig sabihin lang yan, shot by Marco Mars. The food was great, Japan was great, nothing really in particular. Nag-translate lang ako ng mga English words to Japanese. But kasi yun yan, yung napapansin ko sa mga intro, nanood din ako ng mga intro, mga reference ko, para medyo in line naman. So napansin nyo rin, pinagalaw ko yung mga ito, photo lang din to, nilagyan ko ng onting effects, nilagyan ko rin ng sky, pinagalaw ko yung langit. Next shot, you know, tulad nga yan, nalimutan ko na kung nilagay ko dito sa may text sa baba, but it also means something na, something English. You know, kung may nakakaintindi man, comment down below kung naintindihan nyo. So the idea was, ito may glitch transition. Yan, ito naman, converted din to, ito yung shot sa boss ko na nakaupo siya sa train. Pero kung mapapansin nyo, minask ko yung ulo dahil hindi ganun kaganda yung blend. Yung hindi maganda yung pagkakatranslate ni AI sa mukha niya. Lalo na pag nakasalamin, medyo nahihirapan pa si AI. Tsaka pagdating sa kamay, nahihirap siya. So kung papansin nyo yung detail ng kamay niya, ng damit niya, okay. Pero pagdating sa mukha, hindi siya maganda kasi eto siya. Wait lang, papakita ko sa inyo. Papansin ninyo, eto yan. Yan yung original, naglo-loko siya. Yung mata, parang akala mo may Sharingan na Mangekyou na ewan. So yun siya. So back to the timeline after this shot, train shot, I was hoping na medyo mas maganda yung pag-convert, but so far so good. You know, may mga intricate details naman. Ang weird lang talaga, hindi niya pa ganun kapino. Hindi ko alam kung sa quality ba ng camera, kasi ano naman, well color graded naman, sharp naman. Pero you know, I think it's just in the early stages. Next shot is ito, nagbabike, favorite ko to, which I think is necessary for every Japanese style intro na lagi may nagbabike. Kasi nga naman, ang sarap magbike sa kanila, kasi tiga mo naman mga tanawin. But I'm not saying na hindi maganda sa Pinas, but you know, this shot is actually incredible. It's iconic for me. Bukod dun sa mga may dagat, may dagat, syempre yung street lamps. Ito ba, nag-generate lang si AI ng ng parang fence, pero wala talagang fence dito. Ayun, ito naman, minask ko din yung lakad ko kasi hindi rin maganda yung conversion ng itsura. Yan, minask ko din yung sarili ko, pero kung titignan nyo yung trees, well painted out siya. Ako lang yung hindi na-convert ni AI ng maayos, especially kapag yung subject is malayo, hirap si AI. Pag yung subject is malapit, okay si AI, pero medyo hirap pa siya sa mata-mata. And then yung expressions. But so far, it turned out really great for me. Next shot is ito, syempre, Tokyo. Lalakad ako, kinonvert ko rin sa AI. Ito yung Tokyo Tower shot. And then yun, syempre, ito ay reference din to. Papansin ninyo, nag-appear. Una yung dalawa kong boss. It's like saying na may mga characters sa trip na to. Not just me. Ito ang nangyari. Basta, ayun, ito. So, nag-appear yung boss ko. Nilagyan ko ng pulang color matte. And then, isa kong boss. Nilagyan ko lang din ng isang color matte. It's both of their photos converted din into AI. Or AI anime art, rather. So, yan. Syempre, yung pangalan, dalawang photo. Minask ko lang ito. Photo ng boss ko na to. Sana nakikita nyo yung mouse. Minask ko yan. Minask ko din to. Pero yung pangalan pinadaan ko. Yan, pati ito, same style. Tapos ito, ang ibig sabihin nung nakalagay dito, itong Japanese text na to, "This man is sad without this girl." Itong babae na yan, syempre girlfriend ko yan, minask ko din yan. Pinalitan ko ng city background. Ito naman, picture ko to. Buti na may nakita ko ibang picture ko na nakasuot ng coat and tie, na-convert, ligyan ko ng rain effect. And then, ayun, it tells a story for me na parang, ayun, medyo may anime-ish na nga siya. And then ito naman, shot ko to. Ito yung photo ko nung nag-shoot kami ng music video ni Jay Katagumpay. Hindi ko lang alam bakit may sigarilyo, pero simple lang ginawa kong motion dyan. Ayun, movement lang from up to
down. Ito naman, pasted ako dito. Na ano, actually, PNG to. And then ito, yung mismong background niya. Yung mismong background niya, video talaga yan. So, pinagalaw ko lang yun. And then ito naman, ito favorite ko to, Martians. Yung food na, food photo na binuhay ko. I mean, gumagalaw yung ramen. Ayan, o. You know, pansinin nyo, gumagalaw yung soup. Gumagalaw yung tube, may tubig, you know, if you stare at it, yun, diba? Kung papansinin nyo, may future tayo sa food. And ito, syempre, strawberry shortcake, itong strawberry shortcake na to, I think, is one of the most bucket list siya, to be honest, na matikman at makain sa Japan. So, we had to, and honestly, mahal to. Ito yata yung nakalagay dito, the food was great, parang ganun. Ito rin, photo ko rin na naka-gimbal and everything, converted into anime, nilagyan ko ng motion. Yan, ito rin, binago ko yung sky, pinagalaw ko yung sky, and then, simpleng movement lang from minove ko lang yung scale, yun lang yung position rather, x-axis I think. Ito rin, pinagalaw ko yung sky, nilagyan ko rin ng bright rays ng golden hour dito kasi may hawak na gimbal. Tignan nyo yung interpretation niya, nakaharap yung camera dito, yung gimbal nakaharap, I mean, ang weird. So next is, ayun, nilagyan ko ng onting parang dahon particle effects. Ayun, napansin nyo yung dahon. Ito naman, favorite ko tong shot na to kasi time-lapse to, pero in accordance with ginawa ko dito, minask ko yung gitna para medyo magmukha pang totoo, and then nagblend yung dalawang gilid. Ayun, papansin yung cartoons to pero yung gitna totoo. And then yun nga, time-lapse siya na meron ding movement down, simula baba papunta pataas, yun ginawa ko. Ayun, diba? So ito naman, walking shot from dito Shibuya eh. Basta ito yung boss ko na naglalakad, ginonvert ko lang din. Pansinin nyo yung mukha. Ayun na, nagbabago pa siya. Iba, nagbabago rin yung damit. Hindi pa ganun talaga kakonsi. Ito, ano rin to, handheld B-roll naman to. Ayan, biglang may yung tao na gawa niyang anime talaga, which is okay. Ito, wall talaga to. Pansinin nyo yung mga transition na ginagawa ko, nothing too complicated. Simpleng-simple lang, ayun. Diba, pare, oh. Then ito, I think this is a must-have. Dito tayo magkakaroon ng something. I don't think it's a good anime style intro kung walang action. To which ang ginamit kong subject is yung kapatid ko. Then pina-pull out, may props kasi kami na samurai na matagal ko na dapat gagamitin sa kung ano man naisip kong gagawin ng mga effects. But ito na, simulan ko nga, yun, may draw sword effect. Pero actually, ni-reverse ko yun, masaraya na ganito. Yun, nilabas ko lang. And then, yung mukha niya, yun, ginawa siyang mature, yung likod nagkaroon ng tindahan. Karon din ng crack sa sahig. And then ito. Necessary din to. Tinuloy ko na kung papansin niyo nag-iiba yung mukha. Ayun oh. Hindi ko rin alam bakit, dahil nga baby pa siya. Baby pa yung AI. But so far it really turned out great kung papansin niyo eh. Nakuha niya yung motion ng maayos, wala siyang masyadong nga lang talaga sa mukha. Kaya medyo sa ngayon napapansin ko medyo tricky pa. Pero soon, sa ibang mga videos na gagawin ko, mas lalo ko pa itong mapapaganda dahil minamaster ko kung anong technique para mapalabas yung anime ng maayos. But honestly, nakikita mo ba na matatanggalan ang mga artist ng trabaho dahil sa AI? Honestly, for me, hindi. Dahil hindi nila kayang... Dahil ika nga ni Casey Neistat. Kung napanood nyo yung vlog niya na gumawa siya ng vlog, pero ang gumawa ng script is AI. I think AI is actually really lifeless and passionless. Hindi kasing passionate ng mga talagang artist na gumagawa or ng mga videographers, photographers. They just add, it's just, I see AI as, it's like cherry on top. Yun lang yun. Additional flavor lang siya, but it doesn't really add that much. Kaya yung mga artist, mas solid pa rin yung mga nag-animate talaga. Ayun, tingnan mo, nag-iba yung mukha. Ang daming mukha na lumabas. Yun, so, simpleng transition. Ito, favorite ko. Ito. Kung papansin na yung kapatid ko, hindi ko na siya minask. Onti lang, pero yung pinaka ano, binago ko. Ako rin, hindi mo maintindihan itsura. Kaya, nung one time, sa mga tropa ko si Ato, papanoorin niya rin sa 65-inch. Sabi ko, wag na. Kasi hindi pa ganun ka solid yung quality. Pero ito siya. Boom. Diba? Yo. Simpleng-simple lang ho tong sequence na to. In-speed ramp ko lang. Biglang naging malinaw ako, nagkaroon ako ng short. Ewan ko ba't may tao doon sa shot na yon. Pero kasi ito yung parang breaking point ng kanta. Dito yan o. Ito sample guys. Yun, ganun siya. Pero yung original nun guys, teka hahanapin ko para sa inyo.
Uy, tama na, tama na. Mababash, maano tayo. So, papansin nyo dito sa mismong track. Ah, ito na siya. Yun, di ba? Yun ang ginawa ko. Hindi ko na tiniis ko na lang din. Pero maganda naman yung track. But for me, kung napanood nyo yung full Ghost Fighter sequence, talagang wow. Talagang bago. I mean, bago talaga siya kasi di ko pa siya nakikita. And then na-realize ko, why not? I-try ko. I think nakita ko to isa dun sa mga editor ni Kong, si F. Pero yung kanya kasi parang wala ata siyang camera or what. So naisip ko, why not yung B-roll ko? Hanap ako ng paraan maging AI. And ayun, natuwa naman yung mga tropa ko. Si Boss Pau, si Boss Roger Rocker, napanood niya to, natuwa siya. Si Ato, natuwa rin siya. Si Habadu, si Bumblebike, nabanood ang mga tropa to, so I'm really happy. But yun nga, on with the breakdown. Syempre, hindi mo mawawala na nilagyan ko ito lahat ng sound effects. It's there. Ayan, sound design. Hindi nawawala yun. Color grading, not much. Dahil nga converted siya into anime. AI converted this into anime. Yun, ito simpleng timelapse din. Ang ganda, hindi ko alam kung bakit ang ganda ng result niya sa timelapse. Ayun, no? At saka ito hyperlapse, guys. Ang amazing. Tignan nyo naman. You know, yung naglalakad. Paborito ko tong shot na to. Naglalakad sila lahat patalikod. Wala siyang problema pag patalikod, naglalakad. And then time-lapse. Ang weird. Pero ang ganda, solid. Ito rin, yung hyperlapse. Diba? Ito, hindi ako masyado impressed. Tinry ko lang siya. But I think it works. Kasi nung una tinry ko mag-rotoscope. And then, masyado na kasing madilim. So, hindi ko na-pinush. But I think this actually works. This shot, yeah. Ito, yung may hyperlapse with the hyperlapse ng Tokyo Station. Talagang nilakad ko yan. Ito naman hyperlapse din ng market na napuntahan namin. Ito hyperlapse din ng temple na napuntahan namin. Diba? Kung papansin ninyo, hindi ako masyado gumamit ng komplikadong transition kasi hindi naman siya food B-roll. And ayoko rin na masyadong mahirapan yung AI mag-convert. Though, yun ngayon, ito nakikita ko na yung weaknesses, yung strengths. And I really think that this is gonna be something in the future, especially with storytelling. Doon ko to nakikita ang i-a-apply, diba? Boom. Yun. Ito food. Ito talaga food. Talagang malaki future natin sa food pagdating sa AI anime. I can't wait na itry ko to next time sa B-roll ng food. And malay nyo, next episode natin is lahat ng street foods gagawin nating AI anime art. Let's see kung magiging mas nakakatakam ba siya. But so far, yun nga, inaaral ko yung edges niya. So ito, another simple frame na kung saan naglalakad yung boss ko. Ito yung wall. Na-convert niya na maayos. Ito rin, same. Ito yung bridge na nalimutan ko na yung title. Ito yung papansin yung weird. Biglang may buhok siya. Wala siyang buhok. Nakakalbo, nagkakasemikalbo. But yeah, look, it turned out really, really artistic. It's like, hindi mo siya masasabing pure anime. Para siyang nagkaroon ng filter na sobrang kakaiba. Yun, ito another shot of the temple na napuntahan. Ito, train shot to. Pansin niyo yung mga tao, mga nakanganga, pero hindi talaga sila nakanganga. Weird, right? Yan, to taxi na nagbe-blink. Nakita ko lang yan. Video talaga yan, guys. Ito, naglalakad naman ako. Kakaiba rin yung turnout kasi iba-iba yung mukha ko. Ayun, oh. Minsan may part na parang may mancha. Ayun, di ba? Pero pag likod, no problem, eh. And then yan, Tokyo Tower shot, another one. Ito naglalakad. Ito yung ginawa kong final kasi parang ang ganda nung, ang linis. Malinis yung kinalabasan, pero hindi 4K. Hindi ko pa magets kung bakit parang hindi 4K yung lumalabas. But we're gonna work this out soon. Ayan, di ba? Medyo ang linis na, almost there na, especially yung motion. Hindi pa ako sure kung dapat ba 60 frames to 40 frames. Kasi parang ang accurate niya rin pag slow-mo eh. I think it best fits my style. Kasi yung style ng B-roll ko kasi madalas sa slow-mo. Hindi ako mahilig sa, I mean, filming. Oh, mahilig ako sa film type na shots. Pero para sa akin kasi there's really something about slow-mo that makes B-roll actually look great. Yung paggamit kasi ng 24 frames na B-roll, situational. But if you're gonna highlight something, the best thing to do is either 4K 60 or 4K 120. You can also do 4K 24 depending nga sa style mo. What type of storyteller are you? Yun, di ba? Yun yung end. Yun na. So I guess that's the end of our B-roll breakdown. Ano nga ba yung ginamit kong software sa paggawa nito lahat? Adobe Premiere Pro. Anong ginamit ko pang convert ng AI into anime? Soon, isishare ko sa inyo. Not right now because
yun nga, tinatry ko pa i-develop kung anong pwede kasi gusto ko pa nag-share ako sa inyo ng paano to gagawin. Ako yung magiging credible source kung paano siya gawin talaga ng maayos at mas madali. Itong ginawa kong paraan, mahirap siya, magastos siya, and yung sa time-consuming siya. It took me almost a month na ma-achieve to dahil nga pinag-isipan ko maigi kung anong kalalabasan niya. But yeah, I hope you guys enjoyed this B-roll breakdown. Kung may mga tanong pa kayo, you can comment down below kung anong mga curious kayo na questions dito sa B-roll sequence na ito bukod sa app. Hindi ko pa matalaga ma-share yung app kung anong ginamit ko or anong program ang ginamit ko. Basta kita-kits tayo sa susunod na AI trip natin. Soon gagawin na natin yan. Soon i-upload na natin yan. Ngayon, I'm just in the process of actually moving out. Well, actually, right now, I moved out. And, ayun, I'm in that situation where everything is adjusting. I'm trying to work things out. But, yeah. I'll see you guys on the next video. Peace out.